Magandang araw sa iyo, kakalabawan! Maligayang pagkilahok sa ating webinar series na pinamagatang Gabay sa Wastong Pangangalaga ng Kalabaw. Sa ngalan ng bumubuo ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, nais naming pasalamatan ang lahat ng nakikibahagi sa ating webinar o online seminar. Bahagi po ito ng proyektong Kara-aralan ng DAPCC. Ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa mga karaniwang sakit ng kalabaw. Ako po ang inyong lingkod, Ravelyn Hakang, na magsisilbing webinar host. Ating pasalamatan ang pamunuan ng DAPCC sa pangunguna ni Dr. Clara Mingala, OIC Executive Director, at Dr. Caro B. Salces, Deputy Executive Director, at sa lahat ng bumubuo ng Knowledge Management Division upang maisagawa ang webinar na ito para sa patuloy pa rin na pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga magkakalabaw at maggagatas. Magsimula na po tayo sa ating webinar. I-welcome po natin si Dr. Marvin Villanueva, Senior Science Research Specialist ng DAPCC. Paksa po na tatalakayin natin ngayong umaga ay mga karaniwang sakit ng kalabaw. So, bago po tayo magsimula, gusto ko lang munang ipakita ang limang mga mahalagang components tulad ng maayos na nutrisyon, maayos na farm management, intact na animal health program, intact breeding program, at good genetics. So, kailangan po ang mga pillars na ito upang matagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating gatasang kalabaw. Any imbalance dun sa mga pillars na ito ay magre-resulta sa hindi maayos na produksyon ng ating mga alagang hayop. Sa outline ng presentation na ito, hinati po namin ito sa dalawang part. Unang part na aking i-discuss ngayong araw ay yung mga pangkaraniwang sakit ng kalabaw. Papaloob dito yung mga nakakahawa or infectious at yung mga hindi nakakahawa o non-infectious. Sa susunod na webinar series ay ibabahagi po ng aking kasamahan sa na veterinary sa PCC ang part 2 na ang kasama doon ay ang mga di pangkaraniwang sakit ng kalabaw, mga karaniwang sakit ng inahing bulo, gayon din ang sakit ng bulo o guya. Okay, so magsimula na po tayo. Unahin po natin ang pangkaraniwang sakit ng kalabaw. Sa mga nakakahawang sakit, ang una ay ang fasciolosis o liver fluke. Pangalawa ay hemorrhagic septicemia. Pangatlo ay sura or trypanosomiasis. Pang-apat ay ang bovine leptospirosis at ang panglima ay mastitis. Ang liver fluke po ay isang uri ng bulate na nakatira sa daluyan ng abdo at sumisira sa atay ng kalabaw. So kung makikita po ninyo dito sa picture dito sa gitna, ito po ang itsura ng liver fluke. So, kaya po niyang magparami ng mag-isa kasi meron siyang panglalaki at pambabaeng kasarian. At ang makikita niyo po sa larawan na ito ay ang mga liver fluke na nandun po sa abdo. Yan yung severely infected na kalabaw. So, paano po ito nakukuha? Para maging successful itong liver fluke na makapasok sa kalabaw, ito po yung mga kailangan. Mga matutubig na lugar, pinagkukunan ng mga damo. Dapat meron ding suso. Okay, so ito po ang life cycle ng liver fluke. So magsisimula ito sa infected na hayop, kalabaw man o baka. Actually, nai-infect din ang kambing at tupa. So magsisimula ito sa paglabas ng itlog mula sa dumi ng hayop. After 10 to 12 weeks, mag-hatch ito at yung second stage na ang tawag ay miracidium ay lalabas. At pupunta ito dun sa suso.
Yung suso naman na mayroong mirasidyong sa loob ay magpapalit ulit at magiging sercaria. And then eventually magiging metasercaria siya. Yung metasercaria, yun yung lalabas sa suso at aakyat siya dun sa mga damo na matutubig na lugar. And then eventually, yung metasercaria na yun na nasa damo ay makakain ng bagong kalabaw ulit. So ganun po ang life cycle ng liver flow. Ang metasercaria, yung tinatawag namin na infective stage ng liver flow, ay naghihintay lamang sa dulo ng mga dahon upang mahanap ulit ang susunod na host or kalabaw na kakain ito. Kapag chinek mo naman siya sa microscope, ganito yung itsura niya dun sa dahon ng damo. Gusto ko po sanang ipakita ang lawak ng sira na nagagawa ng liver flux sa atay ng alaga nating hayop. Comparison lang, yung nasa left side na picture, ito po yung normal na atay as compared dito sa atay na nasa kanan na talagang grabing naapektuhan. So ano yung mga sintomas ng fasciolosis? Kung hindi tayo regular na nagpupurga, papansin natin yung hayop natin na patuloy na nangangayayat. Tapos, makikita rin natin na lusaw ang dumi ng ating halagang hayop. So, maitim at mabaho. Sa ibang kaso, makikita yung pamamanas ng panga. So, nagkakaroon ng pamamaga. So, sa pagsusuri or diagnosis, malalaman natin kung infected ang kalabaw natin sa pamamagitan ng pagsusuri ng dumi ng ating alagang kalabaw sa laboratorio or yung tinatawag natin na fecalysis. So, ito po ang itsura ng itlog ng pasyola. Ito na po ang paraan ng pag-iwas. So, ang nire-recommenda po talaga namin dito sa Philippine Carabao Center is magkaroon po kayo ng sariling pinagkukunan ng malinis na pagkain. So, patulad po dito sa picture na ito, maganda na magtanim ng mga damo like napier, legumes, na sigurado na yung pinagtatanaman natin ay malinis. So, wala siyang puhol. Nire-recommenda rin namin yung pure confinement para limited lang yung access nila dun sa mga damo or bodies of water na pwedeng makakuha sila ng infection. Sa paraan naman ng pagpuksa, so, iisa-isahin natin kung paano natin mapupuksa itong liver flux na to based on sa life stages ng bulate. So, una, sa pagpuksa sa itlog. So, ang maganda nating gawin is yung mga dumi ng kalabaw or baka, instead na hayaan nating nakakalat-kalat lang, ipunin natin siya sa isang lugar and then gawin natin siyang mataba or vermicompost. So, additional income din to sa ating mga mag-aalaga ng kalabaw. Pangalawa naman ay ang pagpuksa sa mga suso. Pwede tayong mag-alaga ng bibe kung meron tayong mga palayan kung saan doon din natin kinukuhanan ng damo yung ating mga alagang kalabaw. Kasi talagang sila yung kumakain ng mga suso na pwedeng may dalang liver flow. Actually, sa ibang bansa, or dito rin naman sa atin, ginagawa din ito. Parang integrated farming. So, pwede rin naman gumamit ng mga chemical na pamatay suso. Tulad nitong mga nasa picture na ito. Although, kailangan din itong pag-ingatan dahil nakakasira din ito sa kalikasan. At maaari din mag-cause ng pagkalason sa alaga nating hayop. Paano naman natin mapupuksa yung metasercaria o yung infective stage ng liver flux na nasa may damuhan? Kung halimbawa at wala talaga kayong ibang choice kundi magsakate, pwedeng yung upper 2/3 nung sasakatihin yung damo, yun yung pwedeng ipakain na sa kalabaw. Pero yung lower 2/3, yung malapit na dun sa tubig, we recommend na ibilad ito or ipatuyo ng kalahating araw upang at least mamatay yung infective stage ng liver flux kung meron man. Maaari din na magsakati na lang sa bandang tanghali para yung mga
mga bulate doon ay patay na. Kung mag-grace yung ano, yung animals. So maganda rin na mga bandang tanghali na sila ilabas para manginain ng damo. Mga 9 or 10 o'clock in the morning is pwede na. Kung yung liver fluke ay nandun na sa loob ng katawan ng hayop, ano yung dapat natin gawin? Yung regular na pagpupurga sa ating kalabaw, yung frequency ng pagpupurga ay depende sa management system natin sa ating mga alagang hayop. Dito po sa amin sa PCC, since pure confinement yung aming ginagawa, ginagawa muna namin yung fecalysis. But regular, we do twice a year na pagpupurga. Kung ang ginagawa nyo naman ay pinapastol ang inyong mga alagang kalabaw or nagsasakate, we recommend na magpurga ng 3 hanggang 4 na beses sa isang taon. So ito po ang ilan sa mga pamurga na ginagamit po namin sa ating mga alagang kalabaw. So merong albendazol. Ang albendazol po ay kayang pumatay ng 3 klase ng bulate. Yung mga flukes, flatworms, at roundworms. Ang triclavendazole naman po ay mainam specifically sa mga liver flukes dahil kaya niya pong patayin ang immature at mature na flukes sa loob ng katawan ng hayop. Ganon din po ang rapoxanil. Galiin kumonsulta sa lisensyadong veterinaryo para sa tamang pagbibigay ng pamurga. Hemorrhagic septicemia. So ang positive agent po nito ay tinatawag na Pasteurella multocida. Ito ay ang acute o mabilis ang pagkamatay ng alagang kalabaw or baka dulot ng bakteriyang ito. Ito ay pangkaraniwang sakit sa farm na hindi masyadong maganda ang management. Paano po ito makuha? Actually, yung Pasteurella multocida, so sa isang herd, mga 5% ng healthy animals sa herd ay meron ng daladala nitong ganitong bakterya. Maaari lamang makuha ito kung ma-expose sila sa mga masamang kondisyon tulad ng masamang panahon, kaunti or hindi magandang klase ng pagkain, sa pagtatapos ng tag-init, labis na paggamit ng alagang hayop sa trabaho, lalo na sa simula ng tag-ulan. And then pwede rin yung pagbibiyahe ng malayuan at siksikan sa sasakyan. So kaya nga tinatawag itong shipping fever. Tandaan, kahit ang malusog na kalabaw, tulad nga ng sinabi ko, 5% ng mga kalabaw sa ating farm ay nagtataglay ng bakterya na ito sa tonsils at nagdudulot ng sakit kapag na-stress ng hayop. At ang bakterya na mula sa laway at sipon ng apektadong hayop ay maaaring maipasa sa ibang hayop na kakain o iinom sa parehong labang. So kailangan kapag meron na pong ganitong hayop na infected, mahalaga na ihiwalay na po ito sa ibang lugar. So ano po yung mga sintomas ng sakit? So madalas na paglalaway ng alagang hayop, may sipon, naglalaway, gayon din ang pumamaga sa palibot ng leeg, pumamaga sa brisket, julap, at kung minsan ay sa ulo. And then pamumutla at pagkakaroon ng lagnat. At pagtatae ng may kasamang dugo. Dahil acute po ang sakit na ito, usually nagtatagal lang ito ng 1 hanggang 3 araw. So sa pagsusuri o diagnosis, kung nakikita natin yung mga typical na senyales ng sakit and hindi tayo nagbabakuna, so more likely ito ay hemorrhagic septicemia dahil ito ay endemic or common siya dito sa ating bansa. Pwede rin gawin ang bacterial isolation dun sa mga namatay na hayop. And then pwede rin gamitin ang molecular diagnostic test tulad ng polymerase chain reaction. So ano yung paraan ng pagpuksa ng sakit? Kung halimbawa at maaga nating na-detect sa unang araw pa lang, so minsan effective yung pagbibigay ng antimicrobials. Then mahalaga din na kumonsulta din sa lisensyadong veterinaryo para ma-program ko ano yung mga dapat gawin. Sa paraan ng pag-iwas,
Ito ay ginagawa po namin dito sa Philippine Garabong Center. Pagbabakuna ng Himosep vaccine every 6 months. Then syempre kailangan ang magandang management sa ating mga alagang hayop. Sura or trypanosomiasis. So ito po ay isang protozoa na nasa dugo. Ito po yun, wavy na protozoa. So ang causative agent ay Trypanosoma evansi. So ito po ay ang sakit na dulot ng parasito na sumisira sa dugo ng hayop. Ito po ay dumarapo sa iba't ibang uri ng hayop at maaaring humantong sa pagkamatay kung ito ay hindi natutukan agad at nabigyan ng baunang lunas. So paano ito nakukuha? Naisasalin ito sa mga alagang hayop sa pamamagitan ng pagkagat ng mga insektong tulad ng tabanus o yung stomoxis. Iba naman po ang itsura nito sa lamok. At ang mga insekto po nito ay kadalasang laganap sa panahon ng tag-ulan. Mga sintomas ng sakit. Una ay pananamlay, mataas na lagnat, kadalasan meron din pamamaga ng hita at tiyan, mabilis na pagbaba ng timbang, paninilaw ng balat o jaundice. So kapag ganitong may paninilaw, tinatamaan ito yung atay. Pamumuti ng mata or corneal opacities. Pinakamahalagang epekto nito sa ating mga alagang kalabaw or baka is yung abortion sa huling 3 buwan ng pagbubuntis. So sa pagsusuri o diagnosis, kailangan natin ma-check kung meron bang history ng sakit na sura sa lugar kung saan nandun po kayo. Presensya ng insektong tabanus or stomoxis. Mga typical na senyales ng sakit na pinakita ko po kanina. And then kung wala po talaga kayong ibang idea is maganda rin na maipadala ang dugo sa laboratorio upang masuri po ito. So dito po sa Philippine Garabong Center, regular po ang aming testing ng presensya po ng ganitong protozoa. Pwede po tayong gumawa ng thick blood smear, microhematocrit test, mouse inoculation test at polymerase chain reaction. So dito po sa picture na ito, thick blood smear, so makikita po ninyo yung parang ahas na maliliit, yun na po yung Trypanosoma evansi. So ano yung may re-recommend po namin sa pagpuksa ng sakit? Kailangan po nating magbigay ng trypanocytal drug sa ating mga alagang kalabaw once na ma-check na positive po ito. Sa paraan naman ng pag-iwas, we recommend na magkaroon po ng regular na pagpapasuri ng dugo ng mga alagang kalabaw sa laboratorio. Pangalawa ay pagpatay o pagkontrol sa mga insekto na nagdadala ng parasite. Ito po ay ang tinatawag na NZ trap. So ginamit po talaga ito sa pagkontrol ng tsetse fly pero na-prove na effective din po ito sa tabanos. Then pangatlong, pag-iwas, regular na paglilinis ng kapaligiran. Dahil yung mga tabanos, ang breeding ground nila is yung mga madadumong lugar. Okay, so babala, ang sakit po na ito ay lubhang delikado rin sa ibang hayop tulad ng baka, aso at kabayo. So sa kabayo, masyado pong lubhang nakamamatay po ang sakit po na ito. Bovine leptospirosis. So ang causative agent ay Leptospira Borg Petersini 0 bar Harjo. Siguro po familiar kayo sa sakit na ito dahil very common po ito sa Pilipinas at kalimitan ang sinasabi po kasi na nagdadala ng sakit na leptospirosis ay daga. Pero ang totoo po, kahit po ibang hayop like kalabaw, baka ay may dala din pong leptospirosis. So iba-ibang zero bar po yung dala-dala ng kada hayop. Meron din po itong negatibong epekto sa produksyon or ekonomiya ng paghahayupan. So katulad po ng tsura, nagko-cause din po ito ng abortion. Then nakakahawa din po ito sa tao na maaaring ikamatay kapag hindi naagapan. So isa po sa sign is paninilaw ng mata or sa mga mucous membranes ng tao. Ibig sabihin, sinisira kasi nito yung atay. Paano po ito makukuha?
So, naglagay po ako dito ng simple illustration kung paano po umiikot po yung bacteria na nagkukos ng sakit. Yung pathogenic leptospira nadadala ito sa pamamagitan ng ihi ng daga or yung wild at domestic animals. So kapag nagkaroon ito ng contact sa tao or sa ibang hayop mismo, so nagkukos ito ng sakit. Pwede rin ito indirectly sa kapag yung ihi ay napunta sa tubig, lupa o sa putik. So ito po yung ilan sa mga usual activities po na ginagawa natin dito sa Pilipinas. So ano yung mga sintomas ng sakit? So una ay lagnat, pwede rin magkaroon ng anemia, pagkakaroon ng dugo sa ihi o sa gatas, pagkasira ng atay, yung paninilaw ng mata, pamamaga ng utak sa ibang mga kaso, pagbaba ng or walang produksyon ng gatas, at pagkalaglag ng fetus o abortion. So sa pagsusuri o diagnosis, maaari pong gawin ang pag-isolate or pag-culture po ng bakterya gamit yung ihi. And then pagtingin din sa bakterya sa pamamagitan ng microscope. And then pwede rin gawin yung microscopic agglutination test, ELISA, polymerase chain reaction, at minsan gumagamit din kami ng iba pang molecular diagnostic technique tulad ng LAMP or loop-mediated isothermal amplification. Mahalagang kumonsulta sa lisensyadong veterinaryo upang maibigay ang tamang gamot sa mga hayop na infected ng leptospirosis. Pagbibigay ng symptomatic supportive treatment, halimbawa kapag nilalagnat yung hayop, magandang magbigay ng antipyretic. And then yung isa sa pinakamahalaga is yung pagbabakuna. So paraan ng pag-iwas, pinakamahalaga is pagbabakuna. Ang recommended po dito is once a year na pagbabakuna. Regular na pagdi-disinfect ng farm. So ang bacteria po na ito ay hindi naman siya ganun na sobrang resistant sa mga disinfectant. So mabilis po itong mapatay. Ihiwalay ang mga sakit na hayop sa karamihan. Yung higpitan din ang pagpasok ng ibang hayop sa ating farm. Sakit na mastitis. So ang positive agents po nito ay pwedeng staphylococcus, streptococcus, E. coli, at marami pa pang iba. Pero ito po yung pinaka-common na nagkukos ng mastitis. So ano nga ba ang mastitis? Ito po ay ang pamamaga ng mga suso ng kalabaw or baka na kalimitang sanhi ng mikrobyo o bakterya. So hindi dapat ipagsawalang bahala ang sakit na ito dahil mahirap itong gamutin kapag malala na. So meron po tayong dalawang klase ng mastitis. Una ay yung subclinical mastitis. Walang sintomas na pinapakita yung ating alagang hayop. Pero pag sinubject sa testing, so makikita na yung quality ng gatas ay hindi maganda. So yung pangalawang klase ng mastitis naman ay yung tinatawag na clinical mastitis. So, may sintomas. Under ng clinical mastitis, acute or malala, and then yung chronic. Kapag acute, yun yung talagang namamaga na siya katulad nito. Kapag naman chronic, naninigas yung susunong kalabaw at unti-unting humihina na yung produksyon ng gatas ng ating alagang hayop. So, paano ito nakukuha? Una ay kapag nagkaroon ng sugat na susunong ating kalabaw. So kung gumagamit naman tayo ng depektibong milking machine, so maaari ding masugatan yung susunong ating alagang kalabaw kapag mali yung set na pressure ng milking machine. Pwede rin yung maling pamamaraan ng paggatas kapag nagkaroon na ng history ng mastitis sa farm. Dahil nakakahawa nga rin po ito. Kung halimbawa, iisang milking machine yung ginagamit natin at hindi naman siya laging nalilinis, so pwedeng mapasa yung bacteria mula dun sa infected na animal papunta dun sa healthy animal. So pagkatapos kasing gatasan yung kalabaw, so yung tinatawag na teeth canal, itong nakabilog ng pula, ito po ay nananatiling bukas
ng 30 minuto hanggang isang oras pagkatapos gatasan. So dahil ang gatas po ay isang masustansyang pagkain, pwede po ito kasing maging media para dun sa mga mikrobyo na maaaring pumasok dun sa pits ng kalabaw. Mga sintomas ng sakit ng mastitis. Una ay ang paglabas ng malabnaw na may buo-buong gatas. Pagkakaroon ng di kanais-nais na amoy ng gatas. Pamamaga ng tits o ng buong suso ng kalabaw. Pananakit ng suso habang ginagatasan. Maaari din yung pagbaba ng aning gatas sa apektong tits o suso ng kalabaw. At paglabas ng mga namumuong gatas at dugo. Mataas na temperatura o nilalagnat na po yung ating alagang hayop na nag-re-result sa yung matamlay na siya, mahina na siyang kumain. So sa pagsusuri or diagnosis, maaari po natin gawin yung stripping. Pangalawa is gawin yung California mastitis test. So ito pong nasa upper right side na well, may namumuong gatas. Ito po yung CMT positive. So ito pong nandito sa lower right part nung paddle, may mga parang sipon-sipon, parang may nagbuo. Yan na po yung gatas na may mastitis. Sa amin po dito sa Philippine Carabao Center, meron pa po kaming grading na ginagawa. Okay, so pangatlo is bacterial culture ng apektadong gatas. And then pang-apat, somatic cell count. Paraan ng pagpuksa. Una ay ang pagbibigay ng gamot laban sa pamamaga at antibiotic para sa mikrobyo. Then pangalawa is patuloy na paggagatas sa apektadong suso upang maiwasan ang paglala nito at paghawa pa sa ibang suso. So ito po yung pinakang epektibong paraan. Okay, so ipagpatuloy ang paggatas sa apektadong suso hanggang sa mawala ang mga sintomas nito. Bakit po? Kasi ang pagbaba ng produksyon ng apektadong suso ay mahirap nang ibalik. So ginagawa natin ito upang maiwasan ang pagkasira ng suso at para magamit pa ito sa susunod pa na paggagatas. So, sa paraan ng pag-iwas, marami po akong nilagay dito. Actually, ang mastitis po ay mainly it's a management problem. So kapag sunod naman po natin ito, so consistent tayo na sinusunod itong paraan ng pag-iwas, very minimal po ang problema natin sa mastitis. So una, kailangan panatilihing tuyo, malinis at komportable ang ating milking area. So palagi din gawin ang pre at post teat disinfection. So bago at pagkatapos gumatas, paglalagay ng 10% povidone iodine. Panatilihin na nakatayo ang gatasang kalabaw ng 30 hanggang 1 oras pagkatapos gatasan para hindi magkadumi yung udder or yung tits ng ating alagang kalabaw. So gawin ang dry cow antibacterial therapy sa malalang kaso ng mastitis. And then kung meron namang extra budget, meron din naman pong nabibili na tits sealant. And then ihiwalay ang mga inahing apektado ng mastitis. So kapag halimbawa marami yung ating ginagatasan, ang ginagawa dyan is, unang ginagatasan is yung mga healthy. And then last ng ginagatasan yung mga may mastitis. Then maganda rin na gumamit ng mga antioxidants like vitamin A, D, E, selenium. Regular na pagsagawa ng California mastitis test. So, we recommend na gawin ito araw-araw or kung sobrang dami ng animals is kada linggo. Then, pag subject sa somatic cell count. So, ginagawa po namin ito kada buwan. And then, mahalaga din na panatilihing malinis at maayos ang ating mga milking machine at yung mga equipment na ginagamit natin sa paggagatas. And then, lastly is yung maayos na record keeping. So, kung halimbawa, alam natin na itong animal na to ay nagkaroon na ng mastitis, so kailangan sundan natin siya para ma-evaluate natin kung yung bang susunod na paggagatas niya is gumaling na siya or hindi. Hindi nakakahawang sakit.
So, ang ilan po sa mga ito ay una ang bloat or kabag, hardware disease or weird cow, foreign body syndrome, pagkalason o poisoning, Degnala disease or ergot poisoning, dehydration or water deprivation, at hypomagnesemia. Bloat or kabag. Ano po ba ito? Ito ay ang kaipon ng hangin sa loob ng rumen or yung na kung hindi agad maagapan ay magiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga alagang hayop. Madali pong ma-identify kung may bloat or kabag kasi makikita natin talaga siya na nagbabulge yung palapusugan ng kalabaw dito sa kaliwa. Itong picture po sa kanan ay namatay po na kalabaw dahil sa bloat. Punong-puno siya ng hangin. So, ang hangin ay karaniwang nagagawa dahil sa tinatawag na fermentation ng pagkain sa rumen at karaniwan din naman na inilalabas o idinidighay. Tawag po na eructation ng kalabaw. So, yung picture po dito sa kanan ay yung complex stomach ng ating mga tinatawag na ruminants. So, ganito po ang tiyan ng kalabaw, baka, kambing, tupa. So, may apat na compartment po siya. Pineferment siya dito sa rumen. And then later, yung ibang mga nutrients ay kinukuha dito sa omasum, abomasum, and then diretso na sa intestine. So, meron po tayong dalawang klase ng bloat, primary or frothy bloat, at secondary o free gas bloat. Primary or frothy bloat. So, ang mga damo or halaman ay may likas na taglay na lipids or mantika na pumipigil sa pagbuo ng froth o yung bula sa rumen. Gayon din ang protina sa laway na tumutulong din sa pagtunaw ng bula. Normal naman po talaga yan, yung production ng hangin, yung bula. Nangyayari kasi itong normal na event na to kapag tama or balanse yung dami ng pinapakain natin sa ating alagang hayop. So makikita po natin dito sa illustration dito sa kanan, yung grass, damo or dayami is 50 kilograms is, and then yung mga legumes, 5 kilograms. So, yan po yung tinatawag na balancing pagkain. So, nagkakaroon lamang ng primary o frothy bloat kapag nagpakain po tayo ng sobrang legumbre. So, halimbawa, more than 30% or recommended na pinapakain ng legumbre sa ating alagang hayop. Then, pwede rin yung mga bagong sibol na damo. And then, sobrang pagpapakain sa mga madadagtang butil gaya ng trigo, mais, sitaw. Magkakaroon ng mabilis na produksyon ng hangin o bula na hindi agad mailalabas o maididighay ng ating alagang hayop. So ito po yung ilan sa mga uri ng legumbre na kalimitan nating pinapakain sa ating alagang hayop tulad ng ipil-ipil, kakawate, flamingia, centrosema, stylo, arachis. So recommended naman po talaga na ipakain ito. Kailangan po talaga limited lang. So ano naman yung secondary o yung free gas bloat? Ito po ay nangyayari kapag hindi makalabas ang hangin dahil sa mga nakabarang foreign body sa labasan ng hangin. So ano ba yung mga foreign body? So pwede siyang lupit, sako. Ano ba yung mga senyales ng may bloat or kabag? So makikita po ninyo kapag tiningnan niyo yung kalabaw or baka sa likuran niya, mapapansin niyo po na mas malaki yung kaliwang bahagi ng tiyan niya, nakalobo. Ibig sabihin, yung rumen ay punong-puno na ng hangin. Kinakapos sa paghinga yung ating alagang kalabaw. So, bakit nga ba kinakapos sa paghinga? So, halimbawa, napupuno na ng hangin yung rumen, sinisiksik ng rumen yung baga at yung iba pang mga organs papunta dun sa harap. Itong binilugan po namin ng pula na ito, daanan ng hangin, is naiipit. Dahilan para hindi makahinga ng maayos yung ating alagang hayop. So, tumatagal lamang ang kalabaw na may bloat ng mula 30 minutes hanggang 2 hours.
So kailangan po talagang abatan ito kasi kapag hindi natin ito agad nakita, ikamamatay po talaga ng alaga natin hayop. Ano yung luna sa bloat? So kung halimbawa proti bloat siya, pwedeng magpainom ng mantika. Pwede rin maglagay ng stomach tube, pero ito po ay para sa mga experience na technician. Pwedeng doon ipadaan yung mantika sa stomach tube kung halimbawa hindi makalabas yung hayop. Tapos kung talagang ayaw pa rin humupa ng paglobo ng tiyan, kailangan na talagang butasin yung rumen. Yung tinatawag po namin trocar and cannula. Then kapag sa sobrang severe na ng bloat, halimbawa meron na siyang foreign body, nagsasagawa na po kami ng ruminotomy o yung binubutasan po namin. Ginagawa po ito ng lisensyadong veterinaryo or yung experienced na technician para po maisagawa ng maayos yung proseso po nito. Hardware disease o yung wired cow. Ito ay sanhi ng pagkain ng kalabaw na may ng matatalas na bakal tulad ng pako o alambre na maaaring bumutas sa isang compartment ng tiyan at tumagos dun sa diaphragm hanggang sa yung nakabalot sa puso at magdulot ng infeksyon. Kung halimbawa, kulang na kulang talaga yung pagkain na naibibigay at nakalat yung kulungan, may mga nakakalat na sako, plastic, lubid, nakainin po nila yan para malamanan yung kanyang mga sintomas sa kalabaw nitong sakit po na ito. Pamamayat sa ninang hindi o walang ganang pagkain dahil na natusok na yung kanyang yung puso tsaka may sugat na rin sa dyan. Nakakukot o limitado yung paggalaw. So ang itsura po nung kalabaw na mayroong ganito ay parang yung arch back appearance ng likod. Then, hirap din sa pagdumi dahil nga apektado na yung digestion niya. And then, mababaw at mabilis yung paghinga dahil natusok na yung puso. So, ang pagkamatay ng alagang kalabaw ay nangyari dahil sa infection po sa puso. So, paraan ng pagsuri, papapakita ng mga sintomas na binanggit ko kanina. Pagpupumiglas sa pagtiing sa dibdib, so kapag nagalaw kasi yung alambre or pako na nakatusok dun sa puso, so syempre masakit po yun. Ultrasonography, makikita siya kapag merong radio-opaque na mga materials like alambre, pako, so makikitang-kita po yun. And then maaaring din gawin yung complete blood count, ruminotomy. Ito ay isang surgical procedure kung saan binubutas ang rumen, yung kaliwang palabusugan upang ma-examine ang reticulum at matanggal yung mga foreign body or okay, so paano po ito maiiwasan? So pinakamahalaga is syempre kailangan magbigay ng tamang nutrisyon sa alaga. Kailangan din malinis lagi yung kapaligiran, walang nakakalat na lupid, tali, plastic, sako. And then kung halimbawa at meron ng mga maliliit na mga bakal doon sa loob, maaaring magpalulon ng magnet bolus. So ito ay maiiwan lang sa reticulum at didikit siya syempre doon sa magnet at may iwasan na yung pagtusok doon sa reticulum. Okay, so kadugtong po nito is yung foreign body syndrome. So yung kanina, mga bakal, ito naman yung kalimitan mga lubid, plastic, tela, tali sa tiyan ng kalabaw. So ano yung mga sintomas ng kalabaw na may foreign body? So patuloy na pangangayayat,
limitado rin sa paggalaw, and then pabago-bago yung itsura ng dumi. Ito sa pabago-bago na itsura ng dumi, minsan normal naman, minsan parang kulay puti. Yung foreign body ay paikot-ikot lang siya dun sa tiyan ng kalabaw. So, pwede rin magkaroon ng bloat katulad nung na-discuss ko kanina. So, maaari ding gumamit ng ultrasound para ma-check kung meron bang mga lulutang-lutang or gagalaw-galaw na sa loob ng tiyan ng ating alagang hayop. Paano ito malulunasan? Kailangan ding gawin yung ruminotomy. So, ito po ay ginagawa lamang ng mga veterinaryo or paano ito maawasan? Kailangan panatilihin na malinis yung kulungan ng kalabaw, yung kapaligiran, and then magbigay ng tamang nutrisyon sa ating mga alagang hayop. Pagkalason o poisoning. Ito ay aksidenteng pagkain ng mga halaman o mga bagay na natataglay ng lason. Una po ay yung lantana. Sa Ilocos ang tawag ay bangbangsit. Sa Iloilo ay baho-baho. Tagalog ay lantana. Ito po ay nagtataglay ng lantadines na sumisira ng sa atay ng kalabaw. So ano po yung mga sintomas? Paninilaw ng gilagid at puti ng mata dahil nga po na sinisira po nito yung atay. And then pag-iwas sa araw o yung photosensitization. Panghihina, mahirap dumumi at walang gana sa pagkain. Sa katagalan, masisira po ang atay at bato ng kalabaw kapag patuloy na nakakakain po ang kalabaw ng ganitong damo. Doon na sa pagkalason, pagpapainom ng slurry. 2.5 kilograms ng activated charcoal, 20 liters ng D5 LRS. Ito po ay dextrose. So mahalaga po na tumawag agad ng veterinaryo. Mamatay ang hayop sa loob ng mahigit isang buwan kapag tuluyan na pong nasira ang atay at bato ng ating alagang hayop. So paraan ng pag-iwas, kapag napansin niyo po sa inyong mga sugahan na meron pong ganitong damo, tanggalin na po natin. Pangalawa ay yung hagonoy o yung scientific name ay Chromolina odorata. Hagonoy ito sa Cebu, hagonoy sa Iloilo, damong Imelda sa Tagalog. So ito po ay nagtataglay ng nitrate na sumisira sa dugo ng ating alagang hayop. So ano po yung sintomas ng kalabaw na nakakain ng hagonoy? So wala rin ganang kumain, nagtatae, panghihina at panginginig ng kalamnan, paglalaway, pagiging asul ng gilagid at pagbagsak. Ang hagonoy po ay merong mataas na content ng nitrate. And then, nakoconvert siya into nitrite and then finally ammonia. Ang nitrite po kasi ay pinipigilan niya na magkarga ng oxygen dun sa mga red blood cells. So, ang nangyayari po, hindi umaabot sa tissue yung oxygen na dahilan ng pagkamatay ng kalabaw. Pigweed. Sa Tagalog, ito po ay colitis. Nagtataglay din ito ng nitrate na sumisira sa dugo ng alagang kalabaw. Pwede itong kainin ng tao, but sa kalabaw, hindi po pwede. Okay, so sa paraan ng pagsuri, maganda po i-check po yung kulay ng dugo. Kung ito ay kulay tsokolate, possibly na ito po ay merong nanalason po ng halaman na mataas yung nitrate. Ayan, ito pong bright red, ito po yung normal na itsura ng dugo. Ito. Okay, so sa luna sa pagkalason, tumawag agad ng veterinary para masuri agad at magamot ang alagang kalabaw. Sa pag-iwas, tanggalin po yung mga damo or ilayo na lang ang kalabaw sa maaaring pinagtutubuan ng mga halamang ito. Avocado. Ang dahon, tangkay at bunga ng avocado ay nagtataglay ng tinatawag na persin na sumisira sa puso at nagdudulot din ng mastitis sa gatasang kalabaw. So mga sintomas ng kalabaw na nakakain ng avocado. So pumamaga ng mastitis, hirap sa paghinga, pagkatamlay at pamamanas. Okay, so luna sa pagkalason, paggamot sa senyales na ipinapakita ng kalabaw at
mainam po na tumawag agad ng lisensyadong veterinaryo. Sa paraan ng pag-iwas, ilayo o huwag isilong ang kalabaw sa mga puno ng abukado upang hindi ito makakain ng parte ng puno nito. Pagkalasan dahil sa urea or non-protein nitrogen. Ang urea na ginagamit bilang pataba at maaari ding ihalo sa pagkain ng kalabaw bilang panusto sa nitrogen ngunit sa limitadong dami lamang. So ano ang mga sintomas ng kalabaw na nalason ng bumubula ang bibig, panginginig ng mga tenga at muka, nakamulagat ang mata, hirap sa paghinga, madalas na pag-ihi at pagkakaroon ng bloat. Sa lunas sa pagkalason sa urea is painumin po agad ng 2 to 8 liters ng suka, then tumawag agad ng veterinaryo. So, paraan ng pag-iwas, itagong mabuti ang pinaglalagyan po ng ating urea at alamin ang tamang dami ng paglalagay ng urea sa pagkain ng ating alagang kalabaw. Tignala disease or yung ergot poison. Ito ay isang sakit na sanhi ng fungus o amag na nagdudulot ng pamamanas at pagkabulok ng mga paa at buntot ng ating mga alagang kalabaw. So, hindi ito nakakahawa sa tao at o sa ibang hayop. So, ano yung mga sintomas? So, nahihirapan o hindi makalakad, pamamanas o pamamaga ng mga paa o dulo ng buntot, pagkasugat at pagkabulok ng paa o buntot, pagkatanggal ng hoof o kuko, pagkatanggal ng balat sa ilong at minsan ay palibot ng bibig at pamamaya. So, kung makikita niyo yung mga sintomas ito is usually parang ito yung mga nakikita rin natin sa FMD before. Except itong sa buntot. So, wala pong ganyan sa FMD yung rat-tailed appearance ng buntot. So, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong sakit? So, ang pinakang source po talaga nito, ang kontaminado o hindi balancing klase ng dayami at mga damo ay maaaring makain ng kalabaw. So, ang mga dayami na ito na may amag ay merong toxin galing sa fungus. Pumupunta ito sa bituka at eventually pumupunta sa atay. Nagdudulot ito ng pagkasira ng atay, dulot ng toxin at napupunta din ito sa dugo. Mula sa dugo, ang toxin ay pupunta sa mga maliliit na ugat, sa mga paa at buntot at nagdudulot ng pagsisikip ng mga ugat. Nagkukos ito ng pagkahina or pagwala ng daloy ng dugo sa paa, sa buntot, sa may muso. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng sugat or nabubulok ito. So, paano ito malulunasan? Kailangan pong itigil ang pagkapakain ng kontaminado or hindi magandang klase ng dayami at damo. Halimbawa at meron na pong ganitong sakit yung inyong alagang hayop, magandang magbigay ng Dignala wine. Tinatawag po namin itong Dignala wine. Madalang makakita ng commercially available na Dignala wine. Kami po sa PCC ay pinakustomize po namin ito sa isang supplier namin ng gamot. If ever kailangan nyo po nito ay huwag po kayong mag-aatubiling kontakin po kami. Kailangan gawin ang tail ducking dun sa mga hayop na apektado yung mga buntot. And then, kailangan magbigay ng antibiotic, fly repellent at iodine solution para doon sa ibang mga problema sa ating alagang kalabaw. Okay, so next ay yung dehydration o yung salt intoxication. So, ang tubig ay isa sa pinakamahalagang kailangan ng ating alagang kalabaw upang sila ay mabuhay. Mahalaga ito sa pagbalanse ng temperatura ng katawan. Gayun din tumutulong ito sa metabolismo upang magkaroon ng lakas ang ating alagang kalabaw. Tumutulong din ang tubig sa paglaki ng alaga, pagbubuntis, pagbibigay ng gatas at pinapatibay ang resistensya ng kalabaw laban sa mga sakit. Okay. So, kapag nagkaroon ng dehydration o yung hindi siya nakakainom ng tama, ito ay maaaring humantong sa mas malalang kondisyon na tinatawag na salt intoxication.
So, paano nga ba humahantong sa salt intoxication? Kapag hindi nakainom sa tamang kailangan nito ang ating alagang kalabaw, tataas yung sodium concentration sa dugo. Ang sodium naman na ito ay makakapasok sa blood-brain barrier at pupunta na ito sa utak ng alagang hayop. Kapag napunta na ito sa utak, ito ay magkukos ng lalong yung urge ng kalabaw na humanap lalo ng tubig. Kapag nakainom naman na ng tubig ang kalabaw, magkakaroon ay yung animal ng pagmamanas na maaari gamatayin ito. So, ilan sa mga sintomas ng salt intoxication or dehydration sa kakulangan sa tubig? Maaring makapansin ang pagdikdik ng ulo sa haligi ng hayop, pagiging agresibo o pagkabalisa, panginginig, pumamayat at hindi makintab na balat ng hayop. So kung merong kalabaw na talagang dehydrated, so bigyan natin ito ng tubig, ngunit paunti-unti lang. So hindi siya dapat biglain. Ugaliin magbigay lagi ng malinis at sapat na tubig para sa ating alagang kalabaw. So kung halimbawa, ang ating kalabaw ay tumitimbang ng 400 kilos at kung gatasan pa ito, halimbawa nagbibigay siya ng 4 liters ng gatas, sumari tayo magbigay ng 46 liters ng tubig kada araw. Pero mas madali, meron siyang unlimited access sa malinis at sapat na tubig araw-araw. Hypomagnesemia. So ito ay ang sakit na nakukuha dahil sa pagbaba ng magnesium sa katawan ng alagang kalabaw. Ang magnesium ay tumutulong upang maging maayos ang nerves, buto, kalamnan, at lumakas ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit. So nakukuha ang magnesium sa mga kinakain na damo ng ating alagang kalabaw at naapektuhan ito ng mga sumusunod. Una ay klase ng lupa, klima, bilis ng paglaki ng damo, at yung content ng nitrogen at potassium. Kung ang kalabaw ay nagbibigay ng gatas, nababawasan din ang magnesium sa katawan nito. Kung hindi sapat ang nakukuha sa pagkain ng magnesium, mabilis itong bababa at maaaring magdulot nga ng hypomagnesemia. So ilan sa mga sintomas ng kalabaw na may hypomagnesemia ay ang mga sumusunod. Pagbagsak at pagkukumbulsyon, pagkabalisa at ang pagiging agresibo ng alagang hayop. So, paano ito malulunasan? Kailangan natin magbigay ng pinagsamang calcium at magnesium supplement. Paraan ng pag-iwas, ugaliin nating magbigay ng karagdagang powdered magnesium supplement at phosphorus tulad ng di-calcium phosphate sa tubig or pakain, lalo na sa ating katasang kalabaw o tuwing tag-ulan upang makaiwas sa sakit. In summary, sa part 1 po ng webinar na ito sa mga sakit ng kalabaw, natunghayan ninyo ang mga karaniwang nakakahawa at di nakakahawang sakit ng kalabaw na mayroon tayo sa Pilipinas. So nakapaloob sa webinar na ito ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga sakit. Kung halimbawa at hindi na natin kayang i-manage yung sakit, ugaliing tumawag agad ng lisensyadong veterinaryo or yung experienced technician or vet aid sa unang sintomas pa lamang ng sakit. At ang tamang pangangalaga ng alagang hayop or kalabaw at pagkakaroon ng maayos na animal health program ay kailangan upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. So yun lang po at maraming salamat.